Mari po ba natin palakpakan si Lord? Praise God. So, pagpapatuloy po natin ang series of preaching po natin sa Book of Acts for today. Pero bago po yun, it's so important na magkaroon po muna tayo ng short review. Nang sa ganun ay mas malinaw po natin na ma-relate yung atin pong topic today to our previous topics, mga kapatid. Especially last Sunday, kung saan na-share ko po sa bagsa sa atin ang topic na pinamagitan ko po na Great Deeds sa Book of Acts chapter 4 verses 23 to 31. So, nakita po natin sa topic na to ang mga great deeds ng mga apostles, ng mga believers during that time. And siguro isang maganda dito is that ang mga nagawa po nilang deeds or works ay hindi po basta-basta. Hindi po ordinaryo. Hindi basta reporting, hindi ordinaryong reporting or recognizing, praying, declaring, prophesying, interceding, or preaching. So, para sa atin, mga amazing na mga works po yun o deeds, great deeds po na mga amazing servants of God during that time, in that passage. So, isa sa mga mapapansin natin sa mga topics na to is ito sila at we know na wala namang aksidente. So, as I said, it's God's blessed number, 7. And I was able to create this topic in rhymes. Okay, may rhyming. Sapagkat mapapansin po natin na yung mga dulo nito, 2 to 3 words at the end of every words ay magkakapareho o magkakatunog. Di po ba? Reporting, praying, recognizing, declaring, prophesying, interceding, and preaching. So, the topic na gusto po natin i-relate sa topic na yon na pag-usapan po natin last time, ay pinamagatan ko po na share. Pakisabi nga po natin, share. Siguro ang una po na papasok sa ating isip, maaring maisip natin sa word na to, ay yung usual po natin ginagawa kapag hawak po natin ang ating cellphone, di po ba? Meron tayong gustong i-share na post, quotes, message, o data, whatever, na gusto po nating ipadala sa iba, iparating sa iba. So, we share those things. Ito po ay isang feature o app sa cellphone natin na napaka-in-demand at napaka-useful din, lalo na sa gawain po ng ating Panginoon sa mga salita ng Diyos na gusto po natin i-forward, i-share sa iba. Pero ang topic natin for today na share ay somewhat medyo loaded. Bakit? Dahil may dalawa po na meaning ang word na to na gusto ko po na ibahagi sa bawat isa sa atin. But let me first share to you the actual meaning of the word share na kinuha ko po sa dictionary. Ito po ang nakasulat. Ito po ang sinasabi about share. It is to let someone else have or use a part of something that belongs to you. Ang pag-share ay allowing someone, yung iba na makatanggap, makabahagi ng anumang bagay na meron ka o nagmumula sa iyo. So, it's the same na yung something na meron ng iba, pag kanilang ibinigay, senior, somewhat something na matatanggap po natin, marireceive po natin. So, in one word, sa Tagalog, gusto ko pong ilapat yung salita na bahaginan sa word na to, sa topic po natin na to, share, bahaginan. Pakisabi nga po natin, bahaginan. Ayan. Okay. Ang Bible text po natin
join me in reading our passage for today. Sa Acts chapter 4, verses 32 to 37 na po tayo today. If I may read sa NIV English, ganito po ang nakasulat. By the way, ang segment title po nito, The Believers Share Their Possession. Ito po ang sinasabi ng verse 32 as we start. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. There were no needy persons among them, for from time to time, those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Last verse, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Ito po mga pinagpalang salita ng atin pong Panginoon. So, on this topic, na pinamagatan ko po na share, so familiar to every one of us, gusto ko po na mag-broad out ng isang tanong na makukuha po natin ang mga sagot sa atin pong passage today. And I believe those answers sa tanong na ito ay magbibigay po sa atin. I believe ng kalakasan because those are words of God. Napapanahon at kailangan ng bawat mananampalataya in this modern time. So what does the New Testament believers share? As I've said, the word share, if I may define it in Tagalog, is bahaginan. So it's something na magmumula sa isang tao, Kristiyano, na ibabahagi niya at matatanggap din naman ng iba. O something na ibabahagi ng iba at matatanggap ninuman. Parang ako magbabahagi sa inyo, kayo magbabahagi sa akin, sila magbabahagi sa inyo, kayo magbabahagi sa kanila. Ang tawag po natin dyan ay bahaginan. Bahaginan. So what does the New Testament believers in our passage share? Ang una po is spirit of unity. Yung pagkakaroon ng characteristic o espirito ng pakikipag-isa. Bakit ko po yan nasabi? Kasi nakita ko po yan sa verse 32 sa una pong banghay. Ang sabi po doon sa 32a, all the believers were one in heart and mind. The word all indicates that they were many, not few, not just many, but they, all of them, lahat ng kanilang bilang, yung hanay nila ng mga mananampalataya, hindi po konti, kundi marami-rami, ay ano po ang sabi dyan? United. They were one. Saan? Sa puso at sa isip. So ito po ay nagpapakita na ang bawat isa po sa kanila, mananampalataya, ay may spirit of unity. Pakikipag-isa, nakikipag-isa, o nagkakaisa. Nakaisipan, puso, damdamin, ministeryo, even pangangailangan, o kung paano kakatagpuin ang mga pangangailangan. One in heart and mind. Ito po yung, kumbaga sa, kung bubuksan ang kanilang mga puso at isip, kung bubuksan ang kanilang mga puso at isip, ang pangunahing makikita ay walang iba kundi ang pangalan ni Kristo, ang presensya ni Kristo, ang kalooban at kautusan ni Kristo, at most of all, yung desire na masunod ang kalooban at utos ng Panginoon. So ganito po natin nakikita ang kanila pong mga naibabahagi. Hindi lamang ng mga mighty men, hindi lamang ng mga extraordinary people such as the apostles, even, I believe so, yung mga ordinary believers, members of the Church of God, during the time of our passage, ay meron pong naibabahagi, may nagiging bahagi, walang iba kundi
ang spirit of unity. Ang pangalawa po, mga kapatid, by the way, bago ko puntahan yon, ang gandang balikan ano, nung ating review, nung ating last Sunday topic, kung saan po nakita natin na bagamat ang mga alagad ng Panginoon, ang mga believers, ang Church of God ay nakaparanas ng persecution, ng suppression, ng accusation, ng mga insults, they were persecuted, pero sila po ay nakapagpatuloy sa kalooban at gawain ng Panginoon. Such as, sila po ay nakapagtipon pa rin, nakaka-worship kay Lord, nakakapag-conduct ng prayer meetings, daily pa nga, nagbe-breaking of bread po sila, sila po ay nagsisinsay, nag-aaral, nagbubulay ng mga salita ng Diyos. So, ang kanila pong situation, mga kapatid, ay makikita nating amazing sa ating pong passage today. Bakit? Because after persecution, after suppression, after difficult experiences, nagkaroon po sila ng magandang kalagayan, bahaginan, wala pong nangangailangan, walang nagigipit, wala pong naghihirap, wala pong nasasaktan, wala pong nako-confuse. Maganda po ang kanilang status. And that is right after ng kanila po mga pinagdadaan ng pagsubok sa pananampalataya. Most of all, right after, they were able to conduct their usual, regular, biblical, ministerial na prayer meeting o pananalangin. In fact, sa ating passage, they were still in that scenario kung saan sila po ay gumagawa sa kalooban ng Diyos. Nagtitipon, nananalangin, at ang nagiging kalagayan po nila ay maganda. They were able to share not just something, but many things or valuable things sa pangangailangan ng bawat isa o ng iba o ng iglesia as a whole. So, ito po yung una na bahaginan, na ibabahagi at nagiging bahagi ng mga mananampalataya sa akin pong teksto. Ang pangalawa po na sharing po nila is generosity. Ano po ba ibig sabihin ng generosity? Sabi ni Webster, ang generosity daw is the quality of being kind, understanding, and not selfish, willingness to give money and other valuable things to others. So, ang ganda po na spirit din ito o characteristic. Yung sila po, hindi lamang iilan, hindi lamang ang mga mayaman, hindi lamang nakakaluwag, hindi lamang yung mga may victories in life, may wealth. I believe everyone ay may generosity. Pagiging matulungin, pagiging maunawain sa kalagayan, discerning, conscious, and concerned sa kalagayan hindi maganda o pangangailangan ng iba. Bakit ko po yun nasabi? Na meron po silang sinishare na generosity. Not some, not many, I believe. Lahat po sila, especially the wealthy in our passage. Because sabi po sa verse 32b, no one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Alam nyo po, makikita natin dito, is not just their generosity sa kanila pong possession. Makikita rin po natin yung very clear and sound na theology po ng mga believers during this time in our passage. Why? Because they said no one claimed that any of their possession was their own. So they believe, mga kapatid, in the teachings of the scripture, in the word of God, na tanim sa kanilang isip at pinapamuhay po, sinasabi po nila, ginagawa po, sinusunod po nila, is the theology that God owns everything. That nobody could claim na ang kanya pong tangkilik, property, na ipundar, kanya na sa buhay, tagumpay, kayamanan ay kanya. Kundi una sa Panginoon. Na ang kanyang possessions, everything that they have, don't just belong to God, but they need to
to use it for the purposes of God and for the glory of God. So ito po yung makikita natin na napakaganda po na katotohanan nang sila po ay magbahagi na ng kanila pong kindness, unselfishness, generosity, pagtulong, pagbibigay ng kung anong kailangan po ng kapatiran o ng iglesia ng Diyos as a whole. So, I believe mga kapatid na hindi lamang po finances ang kanila po maari maging maibahagi o pangangailangan. Siguro, I'm thinking na some of them may mga panahong nagkakaproblema at ang problema halimbawa ay walang malaban, giniginaw, walang pambili, walang makunan. So, there were some of them, siguro nag-uuna-unahan sila, nang tumulong, natumulong sa mga kagaya ng mga ganito pong pangailangan ng mga kapatiran. Walang maisuot, maaaring walang makain, o kaya ginigipit ng pinagkakautangan, walang pambayad. O kaya ay even siguro sa mga emotional needs, ministerial needs, spiritual needs, there were some of them na talagang hindi mo na kailangang pigain pa o itulak pa, kundi voluntary na tumatayo, nagsasabi, nagpapahayag ng desire na makatulong at talagang ina-actualize yung kanila pong desire na makasun sa kalooban ng Diyos, makatulong by way of doing something. Even if magbenta po sila ng kanila pong houses, ng kanilang mga lupain para makatagpo ang pangailangan po ng mga kapatirang may pangailangan, especially the church as a whole. So ito po yung pangalawa, mga kapatid, na nakita ko po na pinagbabahaginan po ng Iglesia ng Panginoon in our passage. Na ibabahagi at nagiging bahagi o natatanggap, na-enjoy ng bawat isa sa kanila. Ang pangatlo po ay empowered ministry. Because sa verse 33, ganito po ang nakasulat, if I may read again. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all. Empowered ministry. Dito ko po yung nakuha. Meron po silang naging consistency, tuloy-tuloy, and even lumago, lumawak, mas naging powerful, mas naging matinding impact na ministeryo, hindi lamang po sa kanila pong kalagitnaan, kundi even in the lives of other people outside. Ang sabi po dyan, with great power, powerfully, ang grasya ng Diyos ay at work. Hindi lamang sa mga apostles, I believe so. Even to the believers, to the other believers, even ordinary believers na kasama po nila. Because you know what? Ministry ay sa loob at sa labas po ng Iglesia ng Panginoon. Sa loob, sa kanilang kalagitnaan at sa buhay ng iba outside, ay meron pong ministeryo, may trabaho na hindi lamang po available at kayang gawin ng mga apostol lamang, kundi ng bawat isa ay maaari pong may maibahagi, may maging part, may maging role. So, I believe mga kapatid na hindi po madali yung mag-ministry during their time. May pagpatuloy nila yung ministry nila during their, especially the apostles, those whose calling were preaching, mag-witness, okay, mag-testify about the resurrection of the Lord Jesus Christ. Because as we can remember in our study, ang pinapahayag po ng mga kaaway ng gawain ng Panginoon mismo ni Jesus is that patay na si Kristo at walang pagkabuhay na mag-uli. At si Kristo ay hindi nabuhay na mag-uli. Pero yan po ang kanina pong pinagdidiinan, ipinapangaral na may resurrection because the Lord Jesus Himself resurrected from the grave. So hindi po madali yung ministeryo na yan. Buwis buhay.
hindi po nangangahulugan lamang ng insult or rejection, but even death sa kanila po na patuloy na magbiministeryo, magte-testify, not just about the resurrection of the Lord Jesus Christ, kundi sa godly nature ni Kristo, because they don't believe that Jesus is Lord, that Jesus is God. Hindi madali. Magpatuloy, mag-testify, mangaral, mag-soul winning. Kasi may inggit na dala ang marami pong mga authorities, mga religious leaders. At marami na pong naging martir. At even si Lord niya, na Panginoon at Master nila, ay ipinapatay. So, their ministry became empowered. Grabe yung impact. Grabe yung effect. Grabe yung na-produce na bunga. Marami po ang nakakilala sa Panginoon ng palatay, nadagdag sa kanilang bilang. Marami po ang na-edify. Marami po ang gumaling. Marami po ang na-transform ang buhay. All of those blessings, good things na nangyari is all because of the grace of our God. Kaya nga po, dapat talaga tayo na palagi pong grateful, nagre-recognize, nag-acknowledge, nagpapasalamat sa grace ng Diyos sa ating pong mga buhay. Though, hindi po natin naranasan o mararanasan o nararanasan ang kanila pong mga nagawa. Dakilang bagay, magpagaling ng may malubang karamdaman, incurable diseases, bumuhay ng patay, maghimala, makagawa ng great signs and wonders. Pero sa ating mga buhay, kung tayo po ay nakakagawa ng mga spiritual na bagay, yan po ay isang malaking grasya o himala na po sa ating mga buhay. Yung tayo po makapagpatuloy as we desire to serve God in every area ng ating mga buhay, sa labas-labas ng ating mga tahanan at simbahan, at may pagpatuloy po natin yan, lalo na kung tayo po ay nagpa-prosper, nagkakaroon ng growth, ng empowerment, ng higit pang kalakasan, nagkatagumpayan in serving our God, in doing the will of God. For me, yan po ay great deeds. For me, himala na po yun. Kasi nowadays, marami po ang hindi lamang unbelieving, kundi marami po ang believers na nagpa-plato, unproductive, nagiging faithless, nagiging hopeless, nagiging idle, inactive, unproductive, ineffective. Kaya nga, gaya nila, mga kapatid, at gaya natin, if we are able to continue, especially with great and additional empowerment, provision, resources, and the more na tayo po'y nagtatagumpay in serving our God, in doing the will of God, well, that's a great ministry. Yun po ay isang dakilang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Biyaya ng ating pong Panginoon. Can we say amen? Amen. Biyaya ng ating Panginoon. Ang linaw po dyan. And God's grace was so powerfully at work in them all. So, that's the bottom line. That's the greatest foundation why they were able not just to continue to be consistent in testifying, in sharing the gospel, in their soul winning, in their service for God and man. It's because of the grace of God. Power na nagmumula sa Panginoon, sa Espiritu ng Diyos. Ang pangapat po na kanila pong naibabahagi, nagiging bahaginan ng Iglesia ng Panginoon. In our passage, the last but not the least is prosperity. Yung success, yung victory, yung possession, yung wealth, yung kasaganaan na meron sila. If not all, some of them ay merong grabing tagumpay, kasaganaan, possession, kayamanan, properties sa kanila pong mga buhay. Bakit? Kasi sabi po doon sa verse 34 to 37, if I may read again,
There were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Okay, so malinaw po na nakikita ko dito ang kasaganaan meron, tagumpay na meron, hindi man lahat, kundi ng ilan sa kanila. Dahil sila po ay may possessions, may lupain, may mga bahay, at yun po yung kanilang ibinebenta kung wala na silang cash, walang credit card, walang immediate resources. Kung ang kailangan ay balabal, wala silang bibigay ng balabal. Kung ang kailangan ng kapatiran ng iglesia ay pagkain, pambayad sa utang, wala silang outright, they sold their possession para ma-meet yung pangangailangan ninuman, especially ng iglesia ng Panginoon as a whole. So, dito po mga kapatid ay hindi lamang limited yung prosperity, mga kapatid. Ano? In terms of material things, finances, in terms of properties or possession, I believe na masasabing kasaganaan din naman ang mga spiritual giftedness, talents, mga spiritual abilities na meron kahit yung mahihirap. Oo, salat sa yaman, walang properties, walang mga bahay, walang resources, pero gifted ng iba pa, iba rin naman ng mga meron ng Diyos, in-entrust, ipinagkatiwala, at ipinapagamit sa bawat mananampalataya. Gaya sa atin pong kapanahonan, sabay ng bawat sapo sa atin. Kung walang mayaman sa atin, pero meron tayong ibang klaseng kayamanan, amen, na nagmula sa ating Panginoon. Pwede po nating ibahagi, pwede pong maging bahagi, matanggap, maging share ng iba. Iba nating kapatiran, even if ng ating mga mahal sa buhay, and of course, the people outside na atin po i-reach out. So there were no needy persons among them. Nasusuplayan yung pangangailangan, kagipitan, yung difficulties, even if great needs ng mga kapatiran o ng iglesia. Why? Because may mga prosperous, mayroon mga may ari-arian, nagbebenta para matugunan yung pangailangan nila. Alam niyo po bang isa pa na nakita ko dito na ibinabahagi po siguro ng ilan sa kanila, hindi man lahat, hindi man marami, na possession of prosperity is the contingency. Nakita ko po mga kapatid how systematic they were, how organized this church of God in our passage. Why? Kasi sabi po dyan, no, from time to time, those who owned land or houses sold them. So ang need, ang crisis, ang pangailangan, ang kagipitan ay hindi po minsan nang dumarating sa kanila. From time to time. At ang mga tumutulong voluntarily, especially the successful ones, the victorious one, the wealthy, the rich members of the church ay tumutulong. Even if magbenta sila ng kanilang lupain at mga tahanan. So it became a system. It became a contingency plan eventually. Because from time to time, may nagiging need. And every time may need, nakagawian na po, organisado na po, kalakaran na po, na ano, meron pong tumutulong, baka nga nag-uunahan pa. Even if sila po ay magbenta ng kanilang pong possession. So ganito po natin sila nakikita kung paano ka-generous. Kung paano po sila nagbabahagi, kung paano ng iglesia ay nagkakaroon ng tinatanggap na bahagi na pagpapalang nagmumula sa mga kapatiran, grasya. As a recap sa atin pong tinatawag po na nine points, walang iba kundi yung spirit of unity, generosity, empowered ministry, and prosperity, gusto ko po na
ipakita sa bansa sa atin ang dalawa pong natatanging naging observation ko po na sana maging malaki pong tulong sa atin para tayo po ay ma-encourage, ma-empower at lalo pong maging effective na servants ng atin pong Panginoon. Observation number one po is that the New Testament believer sharing was the result of being spirit-filled, prayerful, and obedient. Ito po yung una ko pong nakita, mga kapatid. Sa church na ito, na may bahaginan, bakit po sila nagkakaroon ng pagbabahagi? They were able to voluntarily, unselfishly, being able to help meet the needs of anybody in the church. And I believe so, even those people outside, sapagkat di po ba ang iglesyang ito ng ating Panginoon ay sinabi po ng scripture na na-win ang favor ng lahat ng tao sa kanilang paligid. So, ang good deeds po nila, mga kapatid, ay hindi lamang po nagawa o nakikita sa loob ng iglesia sa kanilang kalimpunan kundi even to the outsiders. Why? Why is it that they were able to do those things, great deeds, and most of all, to be able to share something for other people to have their share of what they need? It's because they were spirit-filled. Napaka-importante po na lagi nating maaalala, mga kapatid, that in the church of God, in Bible times, even in our time, napaka-importante ng infilling ng Holy Spirit. Yung from time to time na infilling, pagpuspos, hindi po yung pagbabaptize ng Spirit, kundi yung pagpuspos ng paulit-ulit, time and again, from time to time, again and again, na infilling of Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya. At kita po natin, ang mga spirit-filled people, just like them, ay prayerful. And most of all, obedient din naman. Masunurin sa kalooban ng Diyos. No wonder, ang ganda po ng kalagayan nila. Walang needy, walang nahihirapan, walang nasasaktan. Among them, may harmonious relationship. Ang ministry po nila, empowered. At sila po ay masagana. Sila po ay may provision sa iba't ibang needs po nila. If I may say, in every need nila, meron pong nagiging provision. Observation number two, they were united, they became greater, they increased in number. So ito po, in one word, sila po ay unified, sila po ay magnified, sila po ay nagmumultiply. Kitang-kita po natin yan. Amen? Sa kanilang mga buhay, sa kanilang kalagayan bilang iglesia. May pagkakaisa, nagkakaisa, nakikiisa. Sila po ay lalong naging mas dakila, empowered. Mas naging anointed po sila. Mas naging passionate po sila. Mas naging zealous po sila. Mas naging productive po sila. Mas naging greater yung glory na naibigay po nila sa Panginoon as they continue serving and doing the will of God. And numerically, they increased in number. Meron talaga silang mga na-produce na mga kagaya po nila. Believers, and eventually, mga naging mga servants din ng Panginoon, kagaya po nila. Libo-libo ang nadaragdag sa kanila at marami po ang naglilingkod sa Panginoon. So I propose three things on this topic. Share. Number one, sa panahon po kasing ito, in this pandemic times, every time po na tayo magtipon dito, ang nasa isip ko po talaga na tagapakinig, audience, o dapat ko pong mabahagin sa itaan ng Diyos ay dalawa na po. Dati isa lang. Ngayon dalawa na po na group of people. Una ay kayo po, pangalawa po ang atin pong mga bisita, ang atin pong viewers, because meron na rin po tayong ministry sa ere, mga kapatid. We upload our preaching, nagla-live po tayo, at may nanonood po sa atin, may nakikinig po sa atin. So, it's so important that
we include not just our inactive members who cannot go here and attend the service, kundi even other people, kilala hindi, eh maging bahagi po ng atin pong pagtuturo ng salita ng Diyos. So, ang una po na group of people na gusto ko pong bahaginan ng proposition na to sa ating mga bisita o viewers is that they must have faith. You must have faith in the Lord Jesus Christ. Importante ng tao po yung magkaroon ng personal saving relationship sa Panginoon. By placing his faith, hindi sa good works, hindi sa goodness, hindi sa religion, hindi kanino man o sa anuman, kundi kay Kristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas ng kaluluwa. Because walang ibinigay sa silong ng langit na pangalan, kundi ang pangalang Heso Kristo lamang na ikaliligtas ng mga tao. Even the Lord Jesus Christ said, John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father in heaven above except through me, Jesus said. Kaya importante na magkaroon ka, kapatid, ng pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Isang buhay, isang totoo, at isang saving personal relationship sa Panginoong Heso Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Of course, to each and every one of us that are in this place today, the faith that I would like to propose to each one of us is yung patuloy pag-exercise ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Higit sa lahat yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat in these days, in these last days, even if sa mga from time to time na difficulties na nararanasan natin sa ating buhay, we may lose faith. We may become faithless o kaya ay parang panghinaan ng pananampalataya, wala ng pag-asa. It's so important that we cultivate our faith. Ito ay lumalalim, tumatatag, lumalago. Ating ninonourish, ninonurture mga kapatid, pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. Sapagkat ang dami pong nating nakita that in these times, in times of crisis, more so sa pandemic crisis, marami po ang huminang pananampalataya, hindi nakapag-exercise ng pananampalataya. Hindi po lumago, tumibay, tumatag. Lumaki ang pananampalataya, kundi lumiit, humina, hindi na-exercise. Hindi po naging glory ng Panginoon. So, people of God must trust and be strong and even more stronger in the faith sa atin pong Panginoon. Proposition number two po is that we must be filled with the Holy Spirit. Sa ating mga bisita, sa ating viewers, ito po ay pangako ng Diyos. To whosoever na mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, siya ay mababautismuhan ng Espiritu ng Diyos. Meaning, the Spirit of the Lord Jesus Christ, the Spirit of God, will reside in your heart, in your life. Siya na magiging hari ng iyong buhay, makakasama mo siya at mararanasan all your life sapagkat yan ang gift of God sa lahat ng kay Kristo mananampalataya bilang Panginoon tagapagligtas. Baptism of the Spirit. Pero sa ating mga mananampalataya na, I'm proposing that we need to be filled even more by the Spirit of God. Not to be baptized once again, but to be filled by the Spirit of God from time to time, again and again. Tignan niyo po yung ating pinag-uusapan na church in our passage. What happened nung sila po ay paulit-ulit na napupuspos ng Espiritu ng Diyos? Dito po, pangalawa na po yata. Ang una pong pagpuspos ng Espiritu, Pentecost. They were baptized by the Spirit. Pero yung mga succeeding po na kanilang pagtitipon, ministeryo, prayer meeting, missions, sila po ay filled again, being filled again by the Holy Spirit. Kaya nga po, di po ba napansin natin yung kanilang mga nagagawa, lumalaki, lumalawak, nagiging patindi ng patindi ang kanilang pong faith, ang kanilang output, ang kanila pong victories, ang kanila pong yung liwanag, yung alak nila ay talagang mas naramdaman. Marami silang nagawa, natulungan.
marami ang naging bunga ng kanila pong pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Why? Because they were filled from time to time, again and again, by the Holy Spirit. Sino po sa atin, because of the pandemic crisis na naranasan po natin, nagkaroon po ng higit pa na infilling, new infilling of the Holy Spirit in your life. Na na-observe mo, parang lalo kang naging strong in the faith, lalo kang naging effective, lalo kang naging enthusiastic, lalo kang naging anointed na servant o Christian ng, o lingkod ng Panginoon. Those are but the grace of God sa buhay mo, sa buhay natin, bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Panginoon, it's because of His Spirit, infilling of the Holy Spirit. So I propose that in this proposition, each one of us, believers, servants of God, should always seek the presence, the infilling, the grace, the provision, the teaching, the leading of the Holy Spirit sa ating pong buhay. Siya po yung Diyos na suma sa atin, mga kapatid. Si Kristo nasa trono na po sa langit. Okay? Though Jesus is everywhere, being an omnipresent God, pero ang nagmi-ministeryo po sa atin sa mundong ito, nasa ating mga puso, nasa kalagitnaan ng Iglesia ng Panginoon, ay walang iba kundi the third person of the Spirit of God, the third person of God, and that's the Holy Spirit. So kailangan po natin na sa Kanya palagi po makipag-relate, makipag-commune, Siya ay saliksikin, Siya ay sambahin, Siya ay invoke, imbitahan, na powerfully pumuspo sa bawat sapo sa atin, tumatagpo sa atin po mga Panginoon. The God who is with us, that's the Holy Spirit. So be filled with the Holy Spirit even more from time to time by inviting Him sa ating mga buhay. Of course, the last but not the least proposition ko po is have something to do with the Holy Spirit na kailangan po nating i-seek, i-invite, i-commune, at i-please, and so on. At paghariin sa atin po mga buhay bilang mga Kristiyano. The last but not the least is that we abide. We must abide by the Holy Spirit. Importante po na mga Kristiyano kagaya po natin ng mga mananampalataya ni Kristo out there, outside our homes, outside our church, ay nag-aabide, nagre-remain, nagdudwell palagi sa Spirit of God. Nakikipag-fellowship, and most of all, sumusunod, nakikinig, nakikipag-commune. Importante po yung abiding. It's more of obeying the teaching of the Holy Spirit. Remember, He is the author of the Bible. The Bible that gives us enlightenment, guidance, victories, wisdom, provisions sa ating mga need, solution and way out sa ating mga minsan ay napaka-complicated na situation in life. And it's by the ministry of the Holy Spirit. So we need to abide by Him. We really need to stay close to the Holy Spirit. He is God. And He is able to provide for us. So, on this topic, na aking pong naibahagi sa isa, pinamagatan ko po na share. Alam ko po that this church, tayo bilang church ng Panginoon, ay hindi lamang po nagdudwell sa tatlo po o apat na ito na mga napagbahaginan po nila, mga kapatid. Spirit of unity, generosity, empowered ministry, prosperity. We are able, mga kapatid, as church of God, to do more things, more than these things, mga kapatid, na pwede po natin ibahagi o maging bahagi bilang iglesia ng ating Panginoon. Hindi lamang material na bagay.
ang dami-dami po nating kaloob mula sa ating pahinga, pwede po nating maibahagi, maging share ng iba, maging bahagi ng iba. Ang atin pong simpatya, ang atin pong malasakit, ang atin pong pagmamahal, ang atin pong pananampalataya, ang atin pong mabubuting examples, ang atin pong hindi lamang pagkakaisa, mga kapatid, kundi ang glory ng Diyos na pwede po natin maibigay sa Kanya. To attract many people, mga kapatid, na maglagak ng pananampalataya sa Panginoon, kung makikita po nila na ang iglesia ng Paingaya po natin ay kagaya ng iglesia sa New Testament times na puspos ng Espiritu Santo. Filled by the Spirit, obedient, prayerful, faithful sa kalooban ng dakilang Diyos. So as I close, mga kapatid, tayo po nasa panahon na may kinakarap na malaking hamon, may kinakarap na mga pagsasakripisyo, pressures, difficult times from time to time. As we are in right now, in this difficult time, pandemic time, crisis. Kung susuriin, mga kapatid, talagang, I would say, lahat ng tao tinamaan po ng crisis ng pandemic. Economically, hindi lamang po spiritually, hindi lamang po materially, financially. Kaya nga po, sa Panginoon ating simbahan, minsan o madalas, hindi na po tayo baka makakita ng pag-asa o ng solusyon o ng provision. Pero yun po yung mga panahon na ang Diyos po ay mahimala na makakakilos kapag ka sinasabi natin, Lord, di namin kaya, wala kami nito, sa'yo lang maaaring magmula ang aming mga pangangailangan, ang aming kaligtasan, ang aming deliverance out of many bondage, difficult situation in life. Diyan po natin maasahang kikilos ang ating Panginoon when we say, Lord, I am nothing, I have nothing, and we can do nothing apart from you. Our God is greater than any need, than anything, than anybody na pwede po natin maasahan sa mundo ito, sa buhay natin. So we must praise Him. Amen? We must continue to serve Him, honor Him, obey Him, and glorify Him at all costs. Can we say amen? Amen? By any means, we must continue serving our God. By any means, that's our design to glorify our God in everything we do also. Hallelujah to the Lord. Let's rise up and let us pray. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigyan niyo kami ng illuminations, enlightenments, somewhat pag-asa, encouragement sa buhay namin ito na from time to time nagkakaroon, Panginoon, ng elements of difficulties, crisis, kahirapan. As we are created by you, O God, so limited, weak, insufficient, inadequate. Pero kayo po ang aming kasapatan, aming dakilang Diyos. Kayo ang aming fullness. Kayo po ang aming blessed hope. Kayo po ang aming maaangkin na kumpletong katagumpayan, not just in this life, but in the life beyond. We worship you, Lord. We honor you. We glorify you. We seek you, Holy Spirit. We invoke your awesome presence even more sa aming mga buhay because we need your infilling, O Holy Spirit. Your power, O Lord, sa aming mga buhay. As we continue to walk in your ways in this life, as we continue to overcome every trials, temptation, sin, the devil, even if yung aming pong mga sinful nature na so strong within us ay ma-overcome po namin by your power, O Holy Spirit, by your word, Lord Jesus, by your grace and mercy, our Most High God, sa aming mga buhay.
Ito po lang ang nakikita po naming susi at paraan upang kami na inyo pong iglesia ay maging effective, empowered, maging blessed, maging useful sa inyo pong kalooban at gawain. Inangkin po namin ito sapagkat ito po ang inyong sinalita, ipinangako at napasulat pa. Naunawaan namin, nabasa namin, nilagay namin sa mga puso at kaisipan namin. At ngayon po, aming inaangkin, mangyayari at magaganap sapagkat kayo po ang aming Diyos kailanman hindi nagsisinungaling. Mahima na mapapangyarihan, mabuti at tapat. Able na sa amin po ay mag-deliver, mag-provide, kumanlong, mag-ingat, magpala, at gumamit even mightily. Salamat po aming dakilang Diyos sa inyo pong kapurihan. Ito po ang aming pinagkakaisang panalangin na may pasasalamat in Jesus' holy and mighty name and all the saints that are in this place should say, Amen. Amen! 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 Purihin po natin ang Panginoon. May God bless us.